Hello guys, hello Taurus. Welcome dito sa aking channel Taurus. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. At ay general reading Taurus para sa buwan ng Marso. So, kailangan natin ditong gamitin ang ating intuisyon para hindi tayo ma-disappoint sa kung ano man na mensahe na gustong ibigay sa iyo ng universe, okay? So, if bago ka sa channel ko, please paki-like and share, paki-subscribe, paki-press ang notification bell button para kayong unang makapanood sa ating mga videos dahil araw-araw tayo nag-upload ng videos. Okay. First card natin is Knight of Wands and second card is Ace of Pentacles. So, ito ay para sa relationship. Okay, in general, tingnan natin kung anong messages. Taurus. Wow. Ten of Cups. Okay. Okay. Okay, moving on. Ang galing. Okay guys. So, Taurus, ang nakikita ko sir dito, meron kang parang ano, meron kang relationship na posibleng pinag-iisipan. Okay? Etong Page of Cups and then Knight of Cups na to is parang ano siya, medyo bata ka pa siguro or below 30 years old, below 25 years old, or pwedeng ikaw ay medyo may edad na, may apo ka or may anak ka na medyo bata pa sila na siguro nangangailangan sila ng guidance mo, or ikaw ito mismo na masyado ka pang bata para pumasok sa isang relationship, or siguro, nasa edad ka na, pero hindi ka pa masyadong matured enough para maghawak ng isang relationship. At ang Page of Cups na to is sinasabi ng bara sa'yo dito na, if nasa tamang edad ka na, may mga bagong emotional experiences, may mga papasok na relationship sa buhay mo, Taurus, romantic encounter, pwedeng mga sa mga ano to eh, unexpected na encounter eh. Pwedeng sa grocery, sa mall, sa banko, sa station. Pwedeng imbitahan ka rin sa mga social events like may piyesta, may kasal, may birthday, may wedding anniversaries. Or kung ano man to na posibleng emotional connection. Or pwedeng meron ka din na makikilala sa isang events or sa piyesta, sa celebration, birthday, or sa kung ano man to, wedding anniversaries or kung ano man. Okay? And next card natin is itong Knight of Cups. Yun din, sinasabi ng bara sa'yo dito na mag-iingat tayo, lalo na kung malove at first sight ka. Kung uso pa yan sa ngayon, pero parang hindi na siya uso sa ngayon. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na mag-iingat tayo dahil posibleng isang mabilis na love affair or pwedeng mabilis na relationship ang mabuo ngayong Marso na ito. Okay? Medyo hindi balance yung relationship mo and sinasabi ng barahan na kailangan natin ng balance sa relationship. And ito naman na Ace of Pentacles. Itong buwan ng Marso is sobrang magic para sa'yo. Sobrang magical. Kasi may unexpected windfall ng abundance. Is either money, good fortune, career, kontrata, pwedeng makabili ka ng bahay or lupa or sasakyan or pwedeng maibenta kang sasakyan or pwedeng yung nakikita natin dito isang napakagandang opportunity sa isang career ang posibleng dumating sa'yo, or the other way, pwedeng may mga advices, recommendation na pwede mong pagkakitaan. Like for example, may isang tao na mag-recommend sa'yo sa isang trabaho na pwedeng yun ang makatulong sa'yo para makapagsimula ka ng bagong buhay sa usaping pinansyal. Okay? So, expect the unexpected kasi mga ano yan eh, mga possibilities and opportunities regarding money. And dito sa relationship, sinasabi ng barahan na excited. Excited yung ibang Taurus ngayon,
lalo na kung kayo ay single and looking for a relationship, kasi maraming magkakagusto sa'yo ngayong Mars, or maraming makakapansin sa'yo, parang ganun. Yung Ace of Wands, excitement, passion, love, and contentment. Yun yung parang mararamdaman mo sa usaping relationship. Kahit na hindi ka single, in a relationship ka, excited ka sa plano nyo ng karelasyon mo, or excited ka sa kung ano man to na gagawin yung dalawa. Okay? Ang nakikita ko sa'yo dito, it's a continuation to ng weekly tarot natin. Posibleng ikaw ay may kasalukuyan kang problema. Hindi ko alam kung sa pamilya mo to, kasi wala namang sinasabi. Ang nakikita lang natin ditong family is happy family. Wala namang sinasabi ditong reverse na family life. Pero may mga sadness. Mayroon kang inner fear. Diba? May mga kinakatakutan ka, Taurus. May takot kang nararamdaman sa puso mo. Mayroon ka din na pagkabalisa. Pagkabalisa, takot, parang sama ng loob, parang ganun. And ang nakikita ko sir dito, may kaaway ka, or pwedeng yung karelasyon mo may kaaway, and nadadamay ka. Etong nine of swords na ito is parang ikaw yan eh. Hindi ka makatulog, siguro hindi ka naman sanay na may kaaway ka, or may mga taong ka-misunderstanding ka. And this month ng March, sobrang may stress ka. Sobrang may stress ka dahil sa usaping sadness. Parang hindi ka makatulog sa sobrang pag-iisip. Hindi mo alam kung ano yung decision making mo. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. And itong nine of swords na to is parang sinasabi na kailangan mong makaalis dyan sa sadness na yan. Okay? Hindi ka makatulog dala ng sadness na to. Hindi ka makatulog dahil sa pag-aalala. Okay? And nakikita ko sa'yo dito na gusto mong magbago yung takbo ng buhay mo. Mapapinansyal, emosyonal, or sa kasalukuyan mong buhay, hindi ka masaya. Hindi ka kontento. Parang feeling mo nabubuhay ka lang sa ngayon dahil parang go with the flow ka lang. Pero ang nakikita natin dito, ang gusto mo talaga is mabago. Makaalis ka sa sitwasyon na sobrang toxic. Makaalis ka sa sitwasyon na sobrang hindi na resonated sa energy mo. Kasi siguro yung energy mo is high-vibing energy. And then yung mga energy sa paligid mo is negative. So, sinasabi ng Baraha dito na gusto mong makaalis na sa negative energy para makapasok ka na doon sa mas magandang energy. Okay? Nakikita ko sir dito na nag-wish ka or nagpe-pray ka ng reconciliation. Nagpe-pray ka na sana matapos na tong problema mo, emotional, financial, or kung ano man tong problema mo. Ang nakikita ko sir dito, merong kang karmic attachment na kailangan mong alisin. Kasi once na naalis ka na dito sa attachment na to, magiging sobrang maganda yung buhay mo. But as long as na nandito ka sa karmic attachment na to, wala eh, magugulo talaga yung buhay mo. It's either yung girlfriend or boyfriend mo ngayon, or pwedeng live-in partner. Hindi asawa to ah. Mga ano lang to. Sila yung mga negative karmic attachment mo na kailangan mo sigurong i-detach yung sarili mo. Kasi once na na-detach na yung sarili mo sa taong yan, biglang magiging maayos yung takbo ng buhay mo. Babalik sa dati or magkakaroon ka ng katahimikan. Okay? So, eto naman, na Knight of Wands, sinasabi ng Baraha na isang exciting na events tungkol sa family. Like, pwedeng malapit na yung graduation, malapit na yung kasal, may mga birthday celebration. Yung Taurus May, diba? So, March, May. Sinasabi ng Barasa dito na may mga family events this March na dapat ay excited ka. Pero, ang nakikita natin dito is masyado kang nai-stress, masyado kang nalulungkot, hindi ka makatulog sa gabi, and masyadong balisa. Balisa ang nakikita natin dito. Sobrang balisa ang nakikita ko sa'yo. And masyado ka ding ano eh, takot. Natatakot ka sa mga possibilities. Ang nakikita ko sa'yo dito na hindi pa alam ko ano yung kahihinat na ng buhay na meron ka sa ngayon. Hindi mo alam kung yung decision making mo is tama ba to. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng iyong paa. Hindi mo alam kung saan yung journey na kailangan mong sundan. Pero kung makikita mo dito sa barahang to, yun nga, isang karmic attachment ang kailangan mong
maging, anong tawag dito, i-detach mo yung sarili mo. It's either bisyo siya, relationship, trabaho, lugar, or kung ano man to na negative sa'yo. Kasi ano eh, parang yung energy mo sobrang positive. Tapos, pumasok ka dito sa relationship na to na ang karelasyon mo is parang talo yung energy mo eh. Kasi sobrang negative siya. And sobrang, ano siya, selfish. Parang ganun. Talo ka. So, wala eh. Palubog na palubog ka hanggat hindi ka nakakaalis dito sa connection or attachment. Okay, so thank you guys and see you again. Bye!